Chill time, guys! Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung bakit hindi ka dapat nanliligaw sa babae. Okay? O nanliligaw ng babae. Dahil, G, social media age na. Okay? Ibig sabihin, marami ka ng kakumpetensya. Ibig sabihin, maraming nanliligaw sa kanya. Dahil, babae siya. Dahil ang mga babae, sila ang nilalapitan. Kaya nga, kapag tiningnan mo yung phone mo at naghanap ka ng babae na dumidiskarte sa'yo, maaring meron man, baka isa lang o baka wala pa. Okay? Pero ang babae, tingnan mo yung phone niya, kahit na hindi yan sobrang ganda, maniwala ka sa akin, hindi yan bababa sa tatlo. Tatlong lalaki na sumusubok na makapasok sa kanya. Okay? Kaya, dapat hindi ka manliligaw o luluhod o magpiplis sa isang babae para makuha mo siya. Bakit? Dahil para maiba ka. Dahil gaya ng sabi ko sa inyo, ang mga babae, emotional sila. At palagi silang nagsisik ng validation ng isang lalaki. Dahil nga, mababa ang self-esteem nila. Para mapatunayan nila sa sarili nila na maganda pa sila o kagusto-gusto sila, kailangan nila tayong mga lalaki para i-validate yun sa kanila. Kaya nga nagpo-post sila ng picture sa social media. Kaya nga nagdadamit sila ng sexy. Dahil, mga G's, hindi naman magdadamit ng sexy ang isang babae kung para lang sa kaibigan niya o para sa tatay niya. Di ba? Ba't siya magpapakita ng cleavage? Ba't siya magmi-miniskirt? Di ba? Ba't siya magpapaganda ng itsura niya para lang sa kaibigan niya na kung kaibigan niya na yun, e babae o kung lalaki man yung kaibigan niya na yun, eh wala naman siyang pakialam. Well, actually, pwede na rin. Dahil nga yung lalaki na yun ay nasa friend zone. Ibig sabihin, pang-boost niya yon ng ego niya. Diba? Para tumaas yung self-esteem niya. Okay? Kaya nga naglalagay ang mga babae ng isang lalaki sa o mga lalaki sa friend zone eh dahil nga para maibus yung self-esteem niya. Na kaya niya gustong ibus yung self-esteem niya ay dahil simple lang, gaya nga nasabi ko sa inyo, ang mga babae gusto nilang maramdaman kung talagang maganda ba sila o kagusto, gusto sila. Okay? Kaya pag naibus niya na yon, yung self-esteem niya na yon, ngayon, malalaman niya kung kaya niya pa bang kumuha ng lalaki na mas mataas sa'yo. Ikaw na nagbabalidate sa kanya. Ikaw na nando doon sa friend zone. Ikaw na nanliligaw. Mga G's, kahit anong mangyari, kahit ano pa ang pilit ng isang babae, kahit na sobra pa siyang ganda o pinipilit ka o tinitest ka na magbigay ka ng validation o ibigay mo yung compliment mo sa kanya, wag na wag mong ibibigay. Dahil sa oras na mag-compliment ka sa isang babae, kahit na hindi mo naman talaga minimin ang bagay na yon, nanliligaw ka na. Kasi piniplease mo siya. Dahil kapalit ng compliment mo ay yung feeling na magiging masaya siya. Hindi ba pwedeng maging masaya na lang siya sa'yo as is nang ikaw lang, nang dahil sa looks mo, nang dahil sa status mo, nang dahil sa masculinity mo, nang dahil sa sexy ka, nang dahil okay ang personality mo? Kailangan ba talagang lumuhod ka? Kailangan ba talagang magpakasimp ka? Hindi ba pwedeng ikaw yung pimp niya? Bakit kailangan mong lumuhod sa isang babae kung marami kang mapagpipili ang iba? Kung marami kang mga bagay na magpapasaya sa'yo? Kaya nga, yun yung ultimate shit test. O actually, hindi naman yun yung pinaka-ultimate shit test talaga. Pero isa pa rin yun sa mga shit test na gagawin ng babae. Ititest ka niya
kung talaga bang marami kang options o meron kang pinagkakaabalahan sa buhay mo. Dahil kung wala kang pinagkakaabalahan na iba sa buhay mo na magpapasaya sa'yo, ibig sabihin, needy ka. Ibig sabihin, walang kwenta ang buhay mo. Ibig sabihin, hindi ka masaya. Bakit ako sasama sa'yo? O, kung hindi ka naman pre-selected, ibig sabihin, walang nagkaagusto sa'yong iba, ang tanong niya naman sa sarili niya, dahil nga, mababa ang self-esteem niya, bakit kita magugustuhan? Bakit ako sasama sa buhay mo? Bakit ikaw? So kung naglalakad tayo sa kalye at wala namang ibang nagkaagusto sa'yo, walang nagagwapuhan sa'yo, hindi mo natataas yung status ko. Di ba parang si Jinky Pacquiao? Di ba sino ba si Jinky Pacquiao? Di ba kung tanggalin mo yung Pacquiao, kung hindi sila nag-asawa ni Manny, sino ba siya? Wala siyang makukuwang ganong status. Kailangan sa'yo manggaling yun. Kaya nga dapat, gaya ng sabi ko sa inyo, ang sexual market value ng isang lalaki, nakukuha natin yan sa dami ng babae na nagkaagusto sa'yo. Ang sexual market value ng isang lalaki o SMV ng isang lalaki ay nanggagaling sa dami ng babaeng nagkakagusto sa'yo. Meaning maraming gustong umupo sa'yo. Maraming gustong magpasi. Okay? Kaya, bakit ganon? Bakit hindi sa looks? Bakit hindi naman sa status mo? Bakit hindi lang sa finances mo? Dahil, kaya ka nga nagugustuhan ng ibang babae sa status mo, sa looks mo, at pati na rin sa pera mo, eh dahil alam niya na kapag ka meron ka ng mga bagay na yon, maraming nagkakagustong babae sa'yo. Okay? Dahil mahina sila sa judgment nila. At kapag nagtetest sila, nang hindi nila ginagawa yon, nang aware sila. Instinct lang nila yung gumagana dahil ang tawag doon ay female nature. Ganun sila talaga. Hindi tayo magkapareho. Ang lalaki, ulitin ko na naman, ay logical. Babae, emotional. Kaya nga lalaki, nai-inlove sa isang babae, kapag ang babae, palagi mong kasama. Kasi it makes sense, di ba? Dahil logical ka nga. Dahil nga, palagi ko siyang kasama, palaging merong kaming mga bagay na pinagsaluan, merong history, meron akong in-invest na time, meron akong in-invest na pera, meron akong in-invest na ganito, di ba? Yun yung mga bagay na nagpapa-inlove sa'yo dahil mabait siya, sarap niyang kasama, di ba? Pagkasama mo siya. Pero ang babae, nai-inlove sila kapag binigyan mo sila ng uncertainty, ng anxiety, competition anxiety, okay? At syempre, higit sa lahat, space. Bakit importante yung space? Para may time siya, para mag-wonder sa'yo. Para mag-isip siya. At habang nag-iisip siya, o para maisip ka niya, dapat hindi niya alam kung ano bang stand niya sa'yo. Kung gusto mo ba siya talaga. Bakit dun sa 10 lalaki na kumukontak, 9 na lalaki na kumukontak sa kanya, ikaw lang yung nag-iisa. Sa 10 na yon, o sa 9 na kalaban mo, sa 10 na yon, ikaw lang yung nag-iisa na parang palaging walang pakialam. Ano kaya ang meron sa'yo? Ang exciting naman nito. Sobrang mysterious. Napaka-sexy. Bakit sobrang turn on ako? Ano ang meron sa lalaki na to na wala sa siyam na nanliligaw sa akin? Dahil nga nagpi-please sila. Dahil nga nagbibigay sila ng compliment. Wala silang tiwala sa sarili nila. Insecure sila. Bakit sila naging insecure? Simple lang. Kung talagang secure ka sa sarili mo, bakit kailangan mo pang magbigay ng compliment? Bakit kailangan mo pang yumuko? Bakit kailangan mo pang lumuhod para lang mapasaya siya? Hindi ba dapat ikaw ang napapasaya ng babae at hayaan mo lang siyang maging masaya sa'yo kasi ikaw ay ikaw? As is, di ba? Kaya nga i-develop mo yung masculinity mo. Kaya nga i-develop mo yung status mo. Kaya nga i-develop mo yung finances mo. Kaya nga i-develop mo yung skills mo para yung babae, kapag ka nakilala ka o nakasama ka, then there's no reason for you to compliment. There's no reason for you to court. Wala nang reason para ligawan mo pa siya. Kasi nga, gusto kanya. At pagka nagbigay ka pa ng compliment, yung interest niya sa'yo na sana ay sobrang taas, ngayon bumabagsak pa o babagsak pa tuloy kasi nga, katulad ka na nung siyam niya na umaaligid-aligid sa kanya na manliligaw niya.
at pinaka worst case scenario pa niyan, dating ikaw yung top candidate niya o best option niya, ngayon napuntaan na lang dun sa kasama ka na nung mga sham na nanliligaw sa kanya, at pwede pang mangyari na yung worst case scenario nga e mapunta ka sa F zone, okay? Sa friend zone, ang zone na ayaw nating mapuntahan lahat. Okay, but sana kung friends with benefits, okay lang yun. Pumapatol ako sa ganun. Sinisibak ko pa rin yung mga ganun, tapos itinatapon ko na lang bigla sa kalsada. Pero, gaya ng sabi ko sa inyo, kung mapupunta ka lang sa friend zone at wala kang nakukuha, huwag mo na lang ibigay yung compliment mo. Huwag mong ibibigay ang validation mo. Dahil sa oras na ibigay mo yon, tapos ang pinupush ninyo, ay papunta kayo sa may mangyayari sa inyo o gusto mo siyang maging mate, pinapatay mo yung mystery. Pinapatay mo yung feeling of uncertainty. Pinapatay mo yung mga bagay na dapat na maramdaman niya sa'yo lang na hindi niya mararamdaman sa iba. Dahil lang gusto mong sumipsip sa kanya. At karamihan pa sa mga nagko-compliment, nagko-compliment na mga bagay na hindi naman nila kayang panindigan. Iba dyan, nangangako pa. Tapos hindi naman pala kayang gawin. Ngayon, anong ginagawa mo? Nanluloko ka ng tao. Kahit kailan. Sa channel ko, tayo, since alpha ko, hindi ako beta male, hindi ako halik sa puwet o nang kikis ass o ass kisser, di ba? Hindi ako ganyan. Hindi kahit kailan ko kayo tinuruan na manloko ng babae. Umpisa pa lang, sinasabi ko na sa inyo, walang makikipagrelasyon. Dating lang. Sasabihin mo kaagad na dating lang muna kayo ngayon. Pero mali mo, balang araw, maging kayo. Okay? Which is true. Di ba? Hanapin mo lang yung best option mo. Tapos aaminin mo rin sa kanya na may dinidate ka ng iba. Kaya nga hindi ka magbabalidate para at least wala kang pangako sa kanya. Diba? Para kung ano't ano man mangyari at biglang mag-demand na siya ng relationship at ayaw mo pa, di at least hindi mo siya pinaasa. Diba? Hindi tayo nang gagago ng babae. Kasi nga tayo, tunay tayong kumpiyansa sa mga sarili natin. Dahil dito, tayo ang tunay na hari. Alam natin na sila ang lalapit sa atin nang hindi natin kailangang gawin namang uto, manloko, lumuhod, mambola, mangulol ng babae. Oo, gumagamit tayo ng mga strategies. Pero ang rason kung ba't lang naman natin ginagamit yung mga strategies na yon, eh dahil para tumaas ang interest niya. Pero hindi natin ginagawa yon ng dahil nagsisim tayo o nang dahil para sa kapalit ng kung ano man yung gusto natin makuha. Ginagawa natin yon para sa sarili natin. Para mailagay natin ang sarili natin sa mas magandang posisyon nang wala tayong sinasaktang iba. Diba? Yan ang alpha male. Yan ang tunay na alpha male. Hindi tayo nagsisinungaling, hindi tayo nanliligaw. Dahil sa oras na magbigay ka ng compliment sa isang babae, meron na kayong tinatawag na transactional. Okay? Na transaction. Dahil nagtatransak ka na. Yung ano ko, ano ko sa iyo, compliment ko sa iyo, yung validation ko sa iyo, pwede bang kapalit noon yung ano mo mamaya, ha? Papayag ka mamaya, ha? Mamaya meet tayo, tapos ano tayo, sex tayo, ha? Di ba? Oh, beta male, di ba? Tayo, hindi tayo ganun. Kumpiyansa tayo sa sarili natin, komportable tayo sa sarili natin, balat, alam natin na magugustuhan nila tayo dahil ginagawa natin yung tama. Go to the gym. Mag-start ka ng hanapin mo yung purpose mo in life para lagi kang busy, tapos kumikita ka ng pera doon, tapos may grind ka rin, meron kang hobbies, time with your friends, di ba? Lahat yung mga bagay na yun, gawin mo yung mga bagay na yun dahil yun yung mga bagay na yun ang magdadagdag pa sa'yo ng value at magpapaka-busy sa'yo para lalong tumaas yung availability o yung value ng time mo dahil nga kumukonti ang availability ng oras mo. At ang maganda pa niyan, sa oras na mag-ask ng date yung sham na yon at ikaw din nag-ask ka rin ng date sa iisang araw, natural ikaw ang mapapansin niya. Bakit? Kasi hindi ka nga niya nakakausap palagi, ni hindi ka nga nagbabalidate. E paano kung lahat kayo nung sa sampu na yon, yung sham na yon puro ka-level mo rin, puro gwapo rin, puro matataas din ang value. Oh, lahat kayo pare-pareho lang ng level. Ano na lang ang may highlight mo sa kanya para masabi niya nakakaiba ka, para ikaw ang piliin niya. Dahil kung na-attract ka niya
at mataas ang value mo, ibig sabihin yung babae na yun, attractive. Ibig sabihin, kaya nun umattract ng iba na katulad mo o baka mas mataas pa. Diba? Be realistic. Gamitin mo yung utak mo. Dapat nag-iisip ka ahead of time. Bago pa mangyari yung mga bagay, iniisip mo na kasi nga gusto mo ma-prevent yung mga possibility na pwedeng mangyari sa future para hindi ka matulad sa iba. O para hindi na ulit mangyari pa yung mga dati mong nagawa. Diba? Kaya kailangan maging mautak ka. Hindi mo kailangan lumuhod, hindi mo kailangan magbigay ng compliment, hindi mo kailangan sipsipin siya o sumisip sa kanya, diba? Minsan sipsipin din, pero ako hindi ako sumisipsip. Medyo mabaho ang may sardinas. So, kaya... okay. Kaya lagi nyong... Kaya lagi nyong... lagi nyo lang ilagay sa utak ninyo na ikaw ang hari, na hindi ka simp. Hindi ka beta male. Hindi ikaw yung umahabol ng validation niya. Ikaw ang hinahabol. Ikaw ang may siyang may hinahabol na validation sa iyo. Okay? 'Yun ang masculine role. Dahil ang babae at lalaki pwedeng maging masculine, pwedeng maging feminine kahit ang babae. Ang babae pwede siyang maging masculine ang energy niya. Even ang lalaki pwede ring maging feminine ang ano niya, ang energy niya. Pero ang tama, dapat lalaki ang nasa masculine kasi yun yung natural state ng lalaki. Ang feminine, yun yung natural state ng babae. Kaya nga pagka nagkabaliktad yan, since ano tayo dyan, brainwash tayo dyan o condition tayo na maging malambot, maniwala ka sa akin kung ano man yung meron kayo, relasyon man yan, dating man yan, o dinidiskarte mo pa lang yan, nasa maling posisyon ka na kaagad. Okay? Dahil tanda mo, dapat gusto ka niya as is. Dahil kung gusto ka naman niya as is, dahil ikaw yung trip niyang lalaki, ikaw yung pinakagwapo sa lahat, ikaw yung pinakagusto niya, wala nang reason para mag-compliment ka pa. Dahil makita ka lang niya, samahan mo lang siya, kausapin mo lang siya, compliment na sa kanya yon. Dahil pagdating sa babae, laging kung ano, dahil laging less is more. Okay? Ibig sabihin, kung konti ang ibibigay mo sa kanila, mas marami na sa kanila yon. Dahil sa umpisa na magpakita ka, umpisa pa lang, na magbigay ka na sa kaagad, na kaagad sa kanya ng marami, lagi siyang mag-ask for more. At kapag ka, hindi ka na nagbibigay ng ganong karami sa kanya, o hindi mo napapataas yung mga bagay na naibibigay mo sa kanya, meaning sa lahat, sa dating, sa oras, sa compliment, sa validation, lalo na siyang manghihingi at baka yung payong ika-disappoint niya. Dahil nga, sinanay mo siya sa ganon. Hindi katulad nung umpisa pa lang, yun lang ang binibigay mo sa kanya, pagka nagbago ka o wala ka namang binibigay masyadong marami talaga sa kanya, hindi siya mag-ask for more. Kontento na siya. Matter of fact, pagka binigyan mo pa siya ng kahit papano ng mas marami sa dati mong binibigay, mas lalo pa siyang matutuwa kasi that's something new. So, ibig sabihin, may nagawa siyang maganda. At kung magbibigay ka man sa kanya ng scraps, okay, ng kahit papano, let's say, meron siya mga bonus. Kung meron kayo bibigay na ganun, kunyari, let's say, nagluto siya. Kung meron kayo bibigay na ganun, gagawin mo lang yun kapag ka nag-effort siya at may tamang way para magbigay ng tamang pagsabi tungkol sa pagluluto niya. Hindi yung compliment na naiintindihan ninyo. Okay? Kunyari, tanong niya, ano? Masarap ba yung luto ko? Diba? Siyempre, gusto niya malaman na validate kung magaling siya magluto. Ang sasabihin mo lang sa kanya, I can say na nag-effort ka, halatang pinaghirapan. Ganun. Hindi mo sinabing maganda. Hindi mo sinabing masarap. Hindi direct. Okay? Hayaan mo siyang mag-wonder na mag-wonder. Pero, pag magkasama kayo, kailangan maramdaman niya na interesado ka. Okay? Pero hindi mo pa rin siya i-validate kahit na magkasama na kayo. Kaya tandaan nyo, kapag ang lalaki nagbibigay ng compliment sa isang babae, piniplease niya yun. Nagpiplease siya, nagbebeg siya na parang, sabihin ko maganda ka, sabi, papagandahin ko yung pakiramdam mo, papangitiin kita, papasayain kita, pero mamaya, pagbigyan mo ako, dapat ako yung gusto mo kumpara sa iba. Kasi ako, binabalidate kita, sila, hindi naman ikaw binabalidate, di ba? Sila, yung ibang mga kalabang ko, kinukompliment ka, hindi ka lang kinukompliment ako, kinukompliment kita, dapat ako, di ba, yung gusto mo? O, di ba? Sign of insecurity. Binibenta mo yung sarili mo. Gumagawa ka ng mga bagay para sa kanya, para magustuhan ka. Parang kwento nga sa inyo dati na, dati sa trabaho ko, ako, hindi ako sumisipsip sa mga boss ko. Dahil hinahayaan ko lang na irespeto nila yung performance ko. Pero yung mga katrabaho ko, sila puro sipsip. Kaya pagkausap sila ng boss ko, sinisigawan, tinatarayan. Pag absent sila, inaaway sila. Ako hindi. Alagang-alaga ako ng boss ko hanggang sa kinakaingitan na ako.
dahil nga sa success ko. Ang di nila alam, ang rason kung bakit mas mababa ang tingin sila ng tingin sa kanila ng boss ko, hindi lang naman dahil hindi sila nagpe-perform, kundi dahil nga kasi sumisip-sip sila. Kaya alam ng boss ko yon, kahit na hindi niya pa alam mismo sa utak niya, kahit sa subconscious niya o sa instinct niya, alam niya na itong mga taon to ay takot mawalan ng trabaho. Kasi nga willing ka pang sumipsip. Dahil kung kumpiyansa ka sa sarili mo, marami kang options, marami kang lipatan na trabaho, marami kang kayang gawin o talagang magaling ka talaga, hindi mo kailangan sumipsip. Dahil para saan ba yung sipsip? Pakikisama? Hindi ba pakikisama na yung paggawa ng trabaho mo ng maayos po? Yun naman ang rason kung bakit ka nando doon. Wala ka sa contract mo na nakalagay na pag nakita mo yung boss mo, sumipsip ka. O, walang ganun, di ba? So, ano lang gagawin mo? Gawin mo kung ano yung trabaho mo, kung ano yung role mo, at gawin mo yon ng tama. Hindi mo kailangan lumuhod, hindi mo kailangan sumipsip, hindi mo kailangan manligaw. Okay? Sundin nyo lang lahat ng mga videos ko dyan, kung paano makakuha ng babae, paano makipag-date, paano makipag-chat, paano makipag-phone, paano mang-obsess ng babae, paano mo sila madadala sa kama, lahat ng mga videos ko dyan. Sundin nyo lahat yan. Dahil ito, pangako ko sa inyo, sa lahat sa inyo, 2021, mag-iingay tayo ng todo. At ngayon, sinisimulan ko na, papatayin natin lahat ng mga blue pill beta male channels dyan, lahat ng mga beta male dyan sa buong Pilipinas, papatayin natin. At sa 2021, wala nang mag-iingay, kundi lahat ng mga gutom na lobo. Okay? Kaya laging tandaan, magpayaman, unahin sarili. At we'll be back na maraming po tayo. Peace!